Babaeng walang ibang ginawa kundi ang pagsilbihan ang kanyang asawa. Itinapon ng totoong pagkatao para lamang makasama ang lalaking kanyang minamahal. Isinakripisyo ang marangyang buhay para lamang magpakasal sa lalaking nagngangalang Eleno Guevara, isang lalaking businessman sa buong Asia. Siya si Rizal Mariza Advera. Sinadya niyang palitan ang kanyang pangalan para makaiwas sa gulo. Sinadya niyang suwayin ang kanyang tunay na ama para lamang makapiling ang lalaking akala niya ay magmamahal sa kanya ng habang buhay. Ngunit nagawa siya nitong lukuhin, ipinagpalit sa babaeng sa tingin nito ay hindi nito kayang abutin, at yun ang pinakamaling desisyon ni Eleno sa buo niyang buhay. Sapagkat ang babaeng kanyang niloko, ang babaeng kanyang pinagmukhang tanga, ang babaeng kanyang pinagsawaan sapagkat wala ng oras na mag-ayos ng sarili, babaeng pinalayas ng kanyang kabit, ay babalik upang maghigante. Babalik ito upang ibalik sa kanila ang sakit na ipinaranas nila dito. Walang iba kundi ang kanyang asawa, na siya palang nag-iisang anak at tagapagmana ng presidente ng bansang Pilipinas. Halos hindi ako magkanda o gaga sa gawain sa kusina. Sinabi sa akin ni Eleno na may parating daw siya na bisita. Tagatak yung pawis ko pero hindi ko yun naalintana. Ilang putahe kasi ang akin sabay-sabay na niluluto. Pero sige lang, wala naman akong ibang ginawa dito sa bahay kundi pagsilbihan ang aking asawang si Eleno. Itong mga nakaraang araw ay palagi na lang late kung umuwi ang aking asawa. Pagdating niya naman dito sa bahay ay bagsak na ang katawan at agad na nakakatulog. Tapos paggising niya sa umaga ay maaga ring aalis. Although sanay na ako sa pagiging workaholic niya, sapagkat isa siya sa mga nangungunang businessman sa buong Asia, ay hindi ko magawang hindi mag-isip. Halos hindi niya na ako tinatapunan ng tingin. Halos hindi niya na ako kinakausap. Pero sabi ko, iintindihin ko siya at alam kong pagod lamang sa trabaho. Maswerte pa rin ako kung tutuusin, kasi pinaglaban ako ni Eleno sa kanyang mga magulang na wala namang gusto sa akin. Sino ba naman ako sa tingin nila? Isa lamang akong isang simpleng empleyado ng kanilang kumpanya na hindi inaasahang magugustuhan ng kanilang tagapagmana. Ginusto ko yun. Ginusto kong maging isang simpleng tao sa kanilang paningin. Maging ang aking tunay na pagkatao ay kinalimutan ko para lamang sa lalaking aking minamahal. Isinakripisyo ko ang aking buhay para lamang makasama si Eleno. At ngayon nga ay asawa ko na siya. Masakit man pero hindi na ako babalik sa dating ako. Sa pamilyang aking tinalikuran. Mayaman ang pamilya ni Eleno. Kung kaya noong mga panahong nalaman nila na isang empleyado lamang ng kanilang kumpanya ang babaeng napupusuan ng kanilang anak, ay agad silang tumutol. Hindi ko pwedeng sabihin kung sino ako, sapagkat maging ang aking ama ay tutol sa pag-iibigan namin ni Eleno. Minsan akong kinausap ng aking ama, isang tao lang daw ang gusto niya para sa akin. At yun ay walang iba kundi ang batang bata na vice president ng bansa. Pero sadyang sutil ako. Mula pa noon ay hindi lantad sa publiko kung sino ako. Ang tanging alam lang nila ay merong nag-iisang anak ang tagapagmana ng aking ama, na siya namang kinatuwa ko, sapagkat dahil doon ay hindi manganganib ang aking buhay. Hindi ko kailangan ng mga bantay sa pang-araw-araw na aking kilos. Nagagawa ko ang lahat ng aking gusto na walang nakakakilala sa tunay na ako. Namimiss ko na yung daddy ko, pero gumawa ako ng isang bagay na ikinasama ng kanyang loob. Sinuway ko siya at piniling magpakasal sa anak ng pamilyang hindi niya gusto. Itinakwil niya ako at malugod ko naman yung tinanggap. Tinanggap ako ni Eleno kung ano ko. Nagpakasal kami na wala akong kahit na isang kamag-anak na dumalo. Ismid, Panunuya at Taas Kilay ang mga taong nakasaksi sa aming pag-iisang dibdib, lalong-lalo na ang mga magulang ni Eleno. Ipinilig ko ang aking ulo sa pagbabalik sa tanaw na iyon. Espesyal para sa akin ang aming kasal ni Eleno, pero ayaw kong alalahanin na ang araw na iyon. Naglatag na lamang ako ng plato sa mesa. Masyado nang napapatagal ang aking pagluluto. Ilang saglit pa at dinig ko na ang pagdating ni Eleno. Batid kong kasama niya ang bisitang kanyang sinasabi. Dali-dali naman ako lumabas sa kusina at tumungo sa sala upang sila ay salubungin. Bahagya naman ako nahiya sa aking kinatatayuan, sapagkat nalilisik ang mga mata ng bisitang tinutukoy ng aking asawa. Walang iba kundi ang kanyang ina.
May kasama itong matangkad, sopistikada at napakagandang babae. Hindi pa ako nakapagsalita nang lagpasan na nila ako. Napayuko na lamang ako at nakita ang aking kasuotan. Hindi ako nakapagsuklay, basa din ang pawis ang aking damit. Nasaktan ako sa inasal ng aking asawa. Kung dati ay siya ang nagtatanggol sa akin sa kanyang ina, ngayon naman ay parang nagkakaisa na sila. Napabuntong hininga na lamang ako, pagkuwan ay pumanhik sa hagdan. Hindi ako bobo para hindi maisip na hindi nila gusto ang aking itsura. Pero hindi pa ako nakakapanhik nang marinig ang pagtawag na iyon ng aking asawa. Rizel, sigaw niya na dahilan kung bakit ako napahinto. Napalingon ako sa ibaba kung saan nakatayo si Eleno. Napangiti naman ako at humakbang papalapit sa kanya. Nang tuluyang makalapit ay hinila niya na ako patungo sa dining kung saan naroon ang mga pagkaing niluto ko para sa kanila. Mahigpit ang pagkakahawak ni Eleno sa aking palapulsuhan, ngunit hindi ko yun pinansin. Kailangan nating mag-usap. Saad nito, sabay giya sa akin paupo sa kaharap na upuan ng magandang babaeng iyon. Naupo na lamang ako at hindi makapaniwala sa inasta ng aking asawa. Bakas naman ang tuwa sa mukha ng kanyang ina nang makitang halos kinakaladkad na ako ni Eleno. Ang mas kinasama pa ng loob ko ay imbis na ako ang tabihan ni Eleno sa hapag, ay pinili niyang tumabi sa babaeng ngayon ay nanunuya ang tingin. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Alam ko na mas banaag pa sa sikat ng araw na hindi kita gusto, Rizel. Ngunit wala ako nagawa noon sapagkat mahal ka pa ng aking anak. Taas noong saad ng ginang. Anong ibig niyang sabihin? Ngayong nakahanap na siya ng babaeng 10 beses na mas nakakalamang sayo, ay nag-uumapaw ang tuwa sa aking dibdib. Alam mong hindi ka karapat dapat para sa aking anak. Isa ka lamang hamak na empleyado na ngayon ay isa na lamang walang kwentang asawa. Nagitla ako at halos hindi magawang magsalita. Ang sakit na mga katagang binibitawan ito sa akin at ang asawang aking inaasahan na siyang magtatanggol sa akin ay hindi rin nakaimik upang kontrahin ang sinasabi ng kanyang ina na siyang lagi niyang ginagawa noon. Walang wala ka kumpara dito kay Patrice. Talagang mataas na ang narating ni Patrice. Sabay tingin pa sa gawin ng babaeng nagngangalang Patrice. Ang babaeng ngayon ay katabi ng aking asawa. Mula noon ay siya na yung gusto ko para sa aking anak kay Eleno. Bukod sa maganda ay magaling din siyang businesswoman. Sa batang edad niya ay nakatanggap na siya ng iba't ibang parangal sa larangan. Diretsahin niyo na po ako. Wala akong pakialam. Napahinto ako sa pagsasalita nang maramdaman ang malamig na likidong dumapo sa aking muka. Si Patrice iyon at tinapunan ako ng juice. Tiimang bagang na napatingin ako sa babae ngayon ay nanatili pa rin nakaupo. Pagkuway dumapo ang aking tingin kay Eleno, nagtatanong ang mga mata kung ano ba ang nangyayari. Ngunit nakaiwas ng tingin lamang siya sa aking harapan. Gusto ko nang umiyak pero hindi dapat ako magpakita ng kahit na anong kahinaan. Kung ano man ang plano nila, ay hindi sila magtatagumpay. Magkano ba ang halaga mo, Rizel? Handa akong ibigay yun sa'yo. Iwanan mo lamang ang aking anak. Ang mga katagang iyon ang nagmistulang bomba sa aking pandinig. 20 milyon pesos, kapalit ng pagpayag mo na hiwalayan ang aking anak. Aatras ka ba, Rizel? Kampanting saad ng ginang na pinagpapawisan sa halagang kanyang inaalok sa akin. Babayaran nila ko without knowing na tinalikuran ko ang bilyong-bilyong mana ko sa aking ama para lamang kay Eleno. Pero ano yung ginagawa ng asawa ko? Bakit bigla na lamang ganito? Hindi ako nakaimik agad dahilan kung bakit animoy natuwa ang mga taong aking kaharap. Akala nila ay nadala ako sa laki ng perang aking matatanggap oras na pumayag ako sa hiwalayang sinasabi nila. Masyado nilang pinapababa ang aking pagkatao. Hayaan niyo ako makausap ang asawa ko ngayon na kaming dalawa lamang. Puno ng pait ang aking boses. Masyado ko nasasaktan sa mga nangyayari. Pumayag naman ang ina ni Eleno at inaya nito sa likod bahay ang babaeng mas makapal pa sa pader ang pagmumuka. Naiwan kami ni Eleno na ngayon ay hindi pa rin magawang tumingin ng diretso sa aking mga mata. Mahal, anong ginagawa mo?
Hahayaan mo na lang ba na paghiwalayin nila tayo? Agad na tayo ko sabay lapit kay Eleno. Pilit ko siyang niyayakap, pero kinakalas niya ang aking mga kamay. Hindi ko na napigilan at napahagulgul na ako. Oo, at ramdam ko ang biglang pagbabago niya. Ang panlalamig niya sa akin, pero hindi ko kayang isipin na maghihiwalay na kami. Alam kong pagod lang siya, kaya wala na siyang oras para... Tanggapin mo na, Rizel. Magagamit mo yung perang yun para makapagsimula ka ulit. Masyado nang toxic ang relasyong meron tayo. Wala na ang saya tuwing nakikita kita. Wala na yung kakaibang pakiramdam tuwing magkakadikit ang balat natin. Wala na yung dati mong kaakit-akit na itsura. Nakakasawa ka na. Gusto kong matunaw sa sinabi niya. Gusto kong mawala na lamang nang sa ganun ay hindi ko na maramdaman ang nag-uumapaw na sakit sa aking dibdib sa mga katagang kanyang binibitawan. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo na ba ako mahal? May kinaang tanong ko at bahagyang napaurong. Napalunok siya at sumagot. Si Patrice ang pinagkakaabalahan ko nitong mga nakaraang araw. Si Patrice ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Siya yung babaeng pinapangarap ko. Matalino, maabilidad at higit sa lahat, tinitingala ko siya. Eh ikaw? Wala. Sino ka ba, Rizel? Ni hindi kita magawang ipagmalaki? Look at yourself. Wala naman kasi akong dapat ipagmalaki na ikaw yung naging asawa ko. Perhaps, nagsisisi ako na pinakasalan kita. Mas lalong gumuho yung mundo ko sa narinig. Masakit, pero sobra na yung pang-iinsulto niya sa pagkatao ko. Gusto kong isigaw lahat. Gusto kong sabihin lahat ng sakripisyo ko para lamang makasama siya, pero hindi. Mag-file ako ng annulment. Sana makisama ka. Sana pirmahan mo. Kasi gusto ko nang pakasalan si Patrice at masyado na akong atat na makasama siya sa iisang bahay. Dugtong pa ni Eleno. Pinunasan ko ang aking luha pagko ay umayos ng tayo. Nakita kong nasa likuran ko na pala ang ina ni Eleno kasama si Patrice. 25 million. Huling offer ko na yan sa'yo. Hindi ko kailangan ng pera nyo. Kung ang makakapagpasaya sa inyo ay ang kasal na pinapangarap ninyo, pasensya na, pero ipagdadamot ko yun sa inyo. Anong sinabi mo? Bulyaw ng ginang sa akin na hindi ko pinansin. Ngunit lumapit sa gawi ko si Patrice. Hindi mo man ibigay ang kasal na pangarap ko. Hindi yun hadlang para magkasama kami ni Eleno. Sa pagkakaalam ko, kay Eleno ang bahay na to. Hindi ka na rin naman niya mahal. Siguro, mas mabuting lumayas ka na lamang. Ipagdamot mo yung annulment na gusto namin. Wala akong pakialam. Guard, kalad ka rin ninyo yung babaeng yan palabas ng subdivision na to. Noon ko napansin na mayroon na palang tatlong gwardya sa aking likuran. Hinawakan nila ako sa braso at pilit na inilalabas sa bahay. Ngunit nagpupumiglas ako. Ang kapal naman ang mukha mo. Sigaw ko sa babae ngayon ay todo kapit sa braso ng aking asawa. Halos isumpa ko sila sa galit. Mas makapal ang mukha mo. Isipin mo, isa ka lamang hamak na empleyada na mababa ang posisyon. Pero anong ginawa mo? Pinaibig mo si Eleno para lamang mabago yung buhay mo. Sobrang saya mo siguro, no? Kasi akala mo, magiging prinsesa ka na. Mabibili mo na lahat ng gusto mo at mabibigyan mo na ng sustento ang pamilyang kinakahiya mo. Oo, nasabi sa akin ni Eleno na kailanman ay hindi mo pinakilala sa kanyang inyong mga magulang. Bakit? Nahiya ka bang malaman ng lahat na mas mahirap pa sa daga ang pamilyang pinagmulan mo? Kasi ikinasal ka sa isang katulad ni Eleno. Well, ganyan naman kayo mga mahihirap. Umaasa lamang na makabingwit ng mayaman para makaahon sa kahirapan at magkalaman ng sikmurang sindudumi ng basura ang laman. Kaya umalis ka na. Guards, kalad ka rin nyo na nga yan. Bitiwan nyo ko. Eleno, please, wag mo namang gawin sa akin to. Mahal na mahal kita. Hindi pera ang habol. Ngunit isinara na ni Eleno ang pintuan. Halos magwala na ako pero hindi ko kayang lakas ng tatlong lalaking siyang nagkakaladkad sa akin. Umasa ako na sundan ako ng aking asawa at magbago ang kanyang desisyon, ngunit hindi nangyari. Halos mapugto na ang aking hininga nang bitiwan ako ng tatlong gwardiya sa labas ng gate ng bahay. Lugmok sa simento
at walang tigil sa pag-iyak. Noon, namuo ang galit sa aking puso. Nang oras din na yun, namuhi ako sa kauna-unahang pagkakataon ng aking buhay. Ipinapangako ko na babalik ako. At sa pagbabalik ko, ay sisiguraduhin ko na luluhod kayo sa aking harapan. Ilang araw na ang lumipas, ngunit heto pa rin ako. Nakatulala at walang ganang kumain. Kahit na sa loob ko ay gustong gusto ko nang makabawi sa sakit. Pagkatapos ng nangyaring yun, ay tumungo ako sa bahay na kung saan ako lumaki. Binala ko makipagkita sa aking ama, ngunit naduwag ako. Natakot ako na baka ipagtabuyan niya lamang ako. Ray, iha, hindi makakatulong sa sitwasyon mo ang magmukmuk, saad ni Nana Luisa habang inahaplos ang aking buhok. Siya ang nag-alaga sa akin simula bata. Dito na din ang kanyang naging tahanan, kaya hindi na iba yung tingin ko sa kanya. Nagkawali lamang kami nung sinuway ko yung kagustuhan ng aking tatay at nagpakasal pa rin ako sa lalaking hindi karapat-dapat. Nang gilid ang aking luha, pagkaway pumihit upang harapin si Nana Luisa. Nana Luisa, ano po bang mali sa akin? Pangit po ba ako? Umiiyak na tanong ko sa aking butihing nana. Kaagad naman itong umiling at hinaplos ang aking pisngi na mas lalo kong kinahagulgol. Maganda ka, alam mo yan. Nakuha mo ang ganda sa iyong ina. Bagamat natatakpan lamang iyon ng iyong malaking salamin. Bahagya pa nitong tinanggal ang salamin na tuwi na ay aking suot-suot. Pero bakit niya nagawa sa akin yun? Akala ko mahal niya ako. Akala ko ipaglalaban niya ako hanggang dulo. Akala ko magiging masaya kami. Napapahagulgol na aking saad. Niyakap ako ni Nana at tinapik-tapik ang aking likuran. Hindi ka kung sinong tao lamang, Ray. Espesyal ka. Sapagkat nagmula ka sa pinakamagaling at pinakamatapang na presidente ng bansa, darating ang araw na susunod ka sa yapak ng iyong ama. Hindi pa ngayon, ngunit batid kong darating ang araw na iyon. Titingalain ka ng lahat, iha. Ipakita mo sa mga taong nang api sa'yo kung sino ka. Saktan mo sila sa paraang alam mong hindi ka ipapahamak. Saktan mo sila sa emosyonal na paraan at hindi sa pisikal, hanggang sa pagsisihan nila yung ginawa nila sa'yo. Ramdam ko ang sakit na sinabing iyon ni Nana. Alam kong nararamdaman ito yung sakit na nararamdaman ko ngayon, sapagkat minsan din itong pinagpalit ng asawa sa ibang babae. Bahagyang gumaan ang aking loob. Ang aking utak ay nakafocus ngayon sa aking gagawing paghihiganti at paghahandaan ko ng mabuti ang araw na iyon. Nadatnan ko sa loob ng opisinang iyon ang aking amang si President Virgel Delgado at ubili akong pumasok dala ng hiya at takot. Bahagyang nakatalikod ang aking ama sa pintuan na nakatanaw sa malayo. Matagal man, ay masaya akong bumalik ka, anak. Napakislot ako sapagkat hindi ko inaasahan ang sasabihin na iyon ng aking ama. Ilang minuto pa siyang nakatalikod sa gawi ko at dahan-dahan akong hinarap. Baka sa kanyang mga mata ang labis na tuwa. Napaiyak ako at tinakbo ang ilang hakbang na pagitan namin. Iyakap ko ng mahigpit ang aking ama. Miss na miss ko siya at sobrang nagsisisi ako sa ginawa kong pagsuway sa kaisa-isang taong siyang tunay na may malasakit sa akin. Mahigpit din ako ni yakap ni Dad pabalik. Pakiramdam ko, sa balikat niya ay ligtas ako. Napahagulgul ako at bahagyang kumalas sa kanyang pagkakayakap. I'm sorry Dad. Kung pwede ko lang ibalik ang lahat, ay sana ginawa ko na. Sorry kung sa tingin niyo ay kinalimutan ko na kayo. Pero hindi. Kahit pabalik-balik ta rin ang mundo, kayo pa rin ang nag-iisang dad ko. Patawarin niyo ako, Dad. Nagkamali ako ng taong minahal. Kahit ano ang mangyari, hindi magbabagong anak kita. Nasaktan lang ako sapagkat ikaw na lang ang nag-iisang lakas ko sa mundo, anak. Hinihintay ko na lamang na bumalik ka at makita mong mahalaga din pala ako. Nakita kong nanggilid ang luha sa kaliwang pisngi ng aking ama. Mahalaga po kayo. Hindi ko gustong mamili ng mga... Huwag na nating pag-usapan yun, iha. Hindi ko gusto yung ginawa nila sa'yo. Kahit pa ang alam nila, isang hamak ka lang. Wala silang karapatan
para hamakin ng isang tao. Natigilan ako sa sinabing iyon ng aking ama. Paano niyang nalaman? Sinabi sa akin lahat ni Luisa. Huwag kang mag-alala. Darating ang araw na ipapakilala kita sa buong bansa. Ipapakilala kita bilang aking nag-iisang tagapagmana. Bilang aking anak. Magaan ang loob na nilisan ko ang palasyo. Inihatid ako ng isang private helicopter kung saan pagmamayari ng aking ama. Kailangan ko maghanda. Ilang buwan mula ngayon ay magbabalik ako sa buhay ng aking asawang si Eleno. Ipaparamdam ko kay Eleno ang inggit at pagsisisi habang ako'y napupunta sa piling ng kanyang mortal na kaaway. Walang iba kundi ang ngayon ay ang Vice President. Hindi pa kami nakikita kahit kailan. Hindi niya ako kakilala. Ngunit ang alam ko ay siya ang mortal na kaaway ni Eleno. At siya ding ibig pakasal sa akin ng aking ama na tinanggihan ko sapagkat labis ang aking pagmamahal kay Eleno. Mayroon ako nakitang lumang litrato nila noon kung saan sila matalik na magkaibigan. Wala akong alam kung ano ang dahilan kung bakit halos isumpa ni Eleno ang pangalan ni Vice President Hector Romualdez. Kung ano man yun, wala na akong pakialam. Kung wala nang natitirang pagmamahal para sa akin si Eleno, ay gagawa at gagawa ko ng paraan para lamang maakit siya nang hindi nagpapahalata. Gagawa ko ng paraan upang ibigin niyang muli. At kapag nangyari na yun, ay tsaka na ako papayag na magpakasal sa nais ipakasal ng aking dad. Nung isang araw lamang, ay nakatanggap ako ng isang folder kung saan ipinadala pa ni Eleno sa dati kong boarding house. At natanggap ko na lamang iyon nang tawagan ako ng aking landlady doon. Folder na naglalaman ng annulment paper na final ni Eleno. Tsaka ko na lamang pipirmahan yun kapag nagdesisyon na akong maikasal sa vice presidente. Ngunit titiyakin ko munang bago mangyari yun ay mapaibig kong muli si Eleno. Nang sa ganun, masaktan siya ng sobra. Nang sa ganun, magdusa naman siya. Masakit ang loob ko nang mabasa ang nilalaman ng folder na yun. Ipaparamdam ko kay Patrice ang sakit na yun. Ipaparamdam ko kay Patrice ang pakiramdam na naaagawan ng lalaking minamahal. Tambak ang papeles sa aking harapan. Ngunit wala doon yung aking isip. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung natanggap nga ba ni Rysel ang sinasabi ni Patrice na annulment paper. Akala ko ba magiging masaya ako? Akala ko makakalaya ako sa relasyong tingin ko ay wala nang kwenta. Pero hindi yun ang aking nararamdaman. Tumayo ako mula sa swivel chair ko at tinungo ang glass wall ng aking office. Ano nga bang nangyari sa akin? Bakit bigla akong nagdesisyon na hiwalayan si Rysel? Bakit hinayaan kong masaktan siya? Babe, napalingon ako sa boses na yun and it was Patrice. Tuloy-tuloy siyang pumasok pagkuha niya yakap ako mula sa likuran. Maaga ko kasing natapos yung trabaho ko sa opisina. Namiss kita agad, kaya pumunta ako dito. Hindi ako nakasagot. Nanatili lamang ako nakaharap sa labas habang yakap ako ni Patrice sa likuran. Dati ginagawa din to ni Rysel ang pumunta sa opisina para dalhan ako ng lunch. Pero anong ginawa ko? Pinapagalitan ko siya tuwing nakikita ko siyang papasok pa lamang sa pintuan. Mahal ko si Rysel. Pero masyado ako nadala sa mga laging paalala sa akin ng aking ina na walang magandang maidudulot sa buhay ko si Rysel. Gulong-gulo yung utak ko. Lagi na lang may sinasabing masama si ma'am tungkol sa aking asawa. Ayoko siyang sundin. Pero ani mo'y sinapian ako ng demonyo kung kaya nagawa ko yung bagay na hindi ko dapat ginawa. Pinalaya si Rysel sa bahay at tinayaan ko yun. Pinalaya siya nang nagsisilbing kabit ko. Walang iba kundi si Patrice. Hindi ka man lang ba iimik dyan, babe? Naiirita na ang boses ni Patrice kung kaya ay humakbang na ako patungo sa aking upuan. Naupo ako at bahagyang inayos ang aking necktie. Pagod ako. Marami pa akong gagawin. Magkita na lang tayo mamaya sa bahay. Na hindi ko magawang tumingin sa gawin ni Patrice nang sabihin ko yun. Narinig ko naman na marahas itong bumuntong hininga. Natanggap na daw ng asawa mo yung annulment paper. Pero isang buwan na ang lumipas eh wala pa rin. Talagang ayaw niyang pirmahan at gusto niyang matali sa iyo habang buhay.
Napahinto ako sa pagbuklat ng ilang papeles sa narinig. Natanggap na niya. Bahagya ako natuwa sa aking isiping. Hindi pa napipirmahan ni Rizel ang papel na siyang puputol sa ugnayan naming dalawa bilang mag-asawa. Talagang mahal ko pa rin ang asawa ko. Hindi ko yun ipagkakaila sa aking loob. Padabog na lumabas si Patrice nang hindi ako sumagot. Ayoko mapahaba yung usapan namin nang biglang tumunog ang telepono. Dinampot ko yun at kaagad na narinig ang boses ng aking nanay. Eleno, hanggang ngayon ba ay wala pa rin balak pirmahan ni Rizel ang annulment? Masyado na ako nagmamadali na ikasal kayo ni Patrice. Nang sa ganun, mas lalo mapalawak ang ating koneksyon. Napapikit ako ng mariin. Parang pinipiga ang aking utak. Kailan ba nila ako bibigyan ng oras para makapag-isip? Maghintay na lang tayo, ma'am. Siguradong hindi magtatagal. Hindi na ako makapaghintay. Kung kinakailangan, ipadampot ko siya para lamang pilitin na pumirma sa annulment nyo ay gagawin ko. Yun lamang, at binagsak nito ang telepono. Napamura ako sa narinig. Ipapadampot niya si Rizel? Hindi pwede. Hindi pwedeng may gawin siyang masama kay Rizel. Ako ang masasaktan kapag nangyari yun. Kailangan, maunahan ko yung mga tauhan ni ma'am na mahanap si Rizel. Nang sa ganun, ay maprotektahan ko siya. Lumipas ang ilang linggo at wala pa rin akong ideya kung nasaan si Rizel. Ganon din ang aking ina. Halos natawagan ko na lahat ng koneksyon ko ay wala pa rin. Imposible naman na nang ibang bansa siya sapagkat lahat ng airport sa Pilipinas ay ipinacheck ko na. Kung may naging pasahero silang nagngangalang Rizel Mariza Advera sa nakalipas na mga buwan pero wala. Nag-aalala na ako. Hindi maganda yung pumasok sa aking isipan na baka may nangyaring masama kay Rizel sa asawa ko. Ilang linggo na rin akong balisa. Wala akong pakailam kahit palagi akong binubulyawan ni Patrice. Niminsan ay hindi ginawa sa akin yun ni Rizel. Pinagsilbihan niya ako ng maigi. Pero anong sinukli ko? Sakit at pait lamang. Hindi ako titigil na hanapin ka, Rizel. Kung kinakailangang itakwil ko yung aking sariling ina sa pagkakataong ito ay gagawin ko. Bumalik ka lamang ulit sa akin. Napagtanto kong hindi na bago ang nararamdaman ko sa aking asawa. Hindi na bagong siya ang babaeng minsan kong ipinaglaban. Ngunit sinayang ko yun. Hindi ko mapapatawad ang aking sarili kapag may nangyaring ang hindi maganda sa aking asawa. Kasalukuyan ako nakatayo sa harap ng opisina ng aking ina sapagkat ipinatawag ako nito, isang oras pa lamang ang lumipas. At bakit naman tayo iimbitahan ng presidente sa gaganaping kasiyahan sa palasyo? Kunotno ako sapagkat nagulat ako nang sabihin ng aking ina na imbitado raw kami sa nalalapit na kaarawan ng presidente ng bansa sa palasyo ng Malacañang. Well, hindi na ako magtataka, anak. Isa ang kumpanya natin sa nangungunang kumpanya sa buong bansa. Kaya siguro natin nakuha yung atensyon ng mahal na presidente. Malapad ng iting saad ng aking mami. Kung tutuusin, ay isa iyong magandang balita sapagkat mas lalo tayo makikilala, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Napabuntong hininga ko. Hindi ko nagawang magsaya sapagkat hindi ko pa rin nahanap ang aking asawa. Kung kaya, ay pasimple kong tinanong ang aking ina. May balita ka na ba kay Rizel? Ang tanong na iyon ang pumawi sa malapad ng iti ni Mami. Muling bumalik ang bagsik ng kanyang mukha. Wala pa, pero hayaan ko na muna siya. Pasasaan ba at lalantad din ang patay gutom mong asawa? At kapag nakita ko siya, ay malilintikan siya sa akin. Mariin niyang sinambit yun, kung kaya ay tumayo na ako. Ayoko na munang makarinig ng kahit na anong masasakit na salita laban kay Rizel. I have to go. Napayuko ako ng bahagyang pagkuway lumabas na. Bakit ba ganun ang aking ina? Hindi niya magawang tanggapin si Rizel na siyang dahilan kung bakit naguluhan din ako. Kung bakit nagpadalos-dalos din ako ng desisyon. Malamya ang aking kitawang naupo sa sofa ng bahay. Pagod ako. Puno ang aking utak. Halos wala na akong pagsidlan ng lahat ng bigat na aking nararamdaman. Bahagya ako inilibot ang aking paningin. Ito ang bahay na pinangarap ko para sa amin ni Rizel. Para sana sa bubuoy naming pamilya. Kahapon lang, pinauwi ko si Patrice. Sinabi ko sa kanyang bigyan muna ako ng oras. Alam kong masama yung loob niya pero wala na akong pakialam na hindi ko nga naisip
na nasaktan ko na si Rizal na siyang asawa ko. Kaya walang rason para isipin ko yung damdamin ni Patrice. Nadala lamang ako sa sinasabi nila. Lahat sila na nagsasabing walang kwenta si Rizal. Samantalang ako ang walang kwenta. Dahil hinayaan kong pagtabuyan nila ang aking pinakamamahal na asawa. Ilang linggo na, pero wala pa rin mahanap ang mga inutusan ko para hanapin si Rizal. Ni Anino niya ay hindi mahagilap. God, ano na kaya ang nangyari sa asawa ko? Ani ng bahagi ng isip ko. Pagko ay hindi ko na napigilan pa ang paglandas ng isang butil ng luha sa aking kaliwang pisngi. Rizal's point of view. Handa na ang lahat para sa gaganaping kasiyahan dito sa palasyo, iha. Bukas ay makikilala ka na ng lahat. Bukas ay magbabago na ang iyong buhay. Handa ka na ba sa bagay na yun? Tanong ni Nana Luisa sapagkat pareho kaming nakaupo sa isang silid ng palasyo. Ipinasundo siya ng aking ama sapagkat pagkatapos kong makuha ang ilang mga importanteng papeles sa lumang bahay ay dito na ako na malagi sa palasyo. Halos hindi na ako nakakalabas dito sa mga nakalipas na ilang linggo, kung kaya't lubos ang aking tuwa nang dumating si Nana Luisa. Napangiti ako sa naisip. Bukas na nga ang kaarawan ng aking amang presidente. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na magsiselebrate ang aking ama. Hindi ito mahilig sa mga kasiyahan, ngunit alam kong gagawin nito yun sapagkat nais na nitong ipakilala ko sa buong bansa. Handa na ako sa mga pagbabagong maaaring maganap. Oras na malaman ng publiko kung sino nga ba ako. Oras na para gamitin ang aking pinag-aralan sa isang sikat mamahalin at nangungunang universidad sa ibang bansa. Walang iba kundi ang Harvard University. Naalala ko yung sinabi sa akin ng Patrice na yon, na mahirap pa sa daga ang pinagmulan kong pamilya. Ngunit wala akong nakikitang masama sa mga taong namumuhay na mahirap pa sa daga. Imbis na husgahan at laitin, ay nararapat lang sa kanila ang tulungan upang iangat sa buhay. Tulungang tumayo at makaahon sa kahirapang kanilang kinasasadlakan. Ilang saglit pa ay pinasok na sa silid na yon ang gawin ng aking isusuot. Napaawang ang aking labi sa ganda nun. Siguradong mag-iiba ng gusto ang aking itsura. Oras na maisuot ko yon. Wala na rin ang aking napakalaking salamin na siyang lagi kong suot. Sa mahabang panahon ay nakumbinsi din ako ni Nana Luisa na maglagay na lamang ng contact lens para sa aking mga mata. Ilang araw na rin ang lumipas nang sinabi sa akin ng ama na naipadala ng araw yung invitation sa mga taong nais kong dumalo. Walang iba kundi si Eleno, ang kanyang ina at si Patrice. Batid kong tuwang-tuwa sila sapagkat isa sila sa mga maswerteng na imbitahan sa palasyo. Ang hindi nila alam ay naghihintay sa kanila ang kanilang karma. Planado na ang lahat. Sinabi ko rin sa aking ama na hayaan ako sa anumang gagawin ko. Hindi naman ako gagawa ng masama, pero kailangan kong isakatuparan ang aking mga plano. Kinabukasan, Eleno's point of view. Dumaan ako sa bahay ng aking mga magulang sapagkat pinatawag ako ng aking ina. Nadatnan ko siya sa silid at kasalukuyang nagsusukat ng ilang mga gowns na nakalatag sa kanyang kama. Kailangan ko magmukhang fresh at karespe-respeto sa harap ng presidente mamaya. Untag nito nang makitang napahinto ako at nakakunot ang noo. Mamayang gabi na pala gaganapin ang selebrasyon ng presidente sa palasyo. Muntik ko nang makalimutan, masyado kasing abala yung isip ko sa paghahanap sa aking asawa. 8 PM pa yun, ma'am. Marami pang oras. Ano at pinatawag niyo ko? Sabay upo sa kalapit na sofa na nandun lamang sa silid ng aking mami. Kahit 9 or 10 PM pa yun, kailangan ko pa rin maghanda. Minsan lang sa buhay natin na makapunta sa palasyo ng Malacañang at isa iyong pribilehiyo. Saad pa nito at naglakad sa aking gawi. Don't give me that look, son. Hindi ako natutuwa. Warning pa nito ng aking kinatawa. Napag-alamanan kong bukod sa gaganaping selebrasyon ng kaarawan ng presidente, ay ipapakilala na rin daw niya ang kanyang anak na babae. Itong gabing ito ay makikilala na natin ang batang susunod sa yapak ng kanyang ama. Wala akong masabi sa pamamahalan ng presidente sa bansa, bagkus ay napahanga ako. Maraming krisis ang napagdaanan ng bansa sa nakalipas na ilang taon, pero nalagpasan iyon ng mga mamamayan sa tulong ng presidente.
Ikaw anak, wala ka bang balak pumasok sa politika? Sa biglang tanong iyon ng aking ina ay napatayo ako. Para sa bagay lang pala na iyon ang aking pinunta dito. Parang sirang plaka. Negosyo ang gusto ko at hindi papasok sa politika. Alam ko din namang siya din ang magdidikta sa akin sa kasamaan kapag pumayag ako sa gusto niya. Napapahanga daw siya sa presidente. Imposible. Inggit siguro pwede pa. Ayokong sumunod sa yapak ng aking abuelo na siyang dating politiko. Dahil sa korupsyon, kaya ito napatalsik sa pwesto at kalaunay pinaslang ng mga hindi kilalang tao at pinalitan sa pwesto ng nooy senator na si Julius Romualdez, ang ama na ngayon vice president ng bansa. Walang iba kundi ang aking nooy matalik na kaibigan. Sa kabila ng masamang gawain ng aking lolo ay mahal ko ito. Itinuro nito sa akin kung paano maging mabuting tao. Lingid sa kaalaman ko, ang lahat ng mga bagay na sinabi nito sa akin ay siyang hindi ko dapat gawin ay ginagawa na to. Ang kumaltas ng pera galing sa gobyerno. At alam ko na ang ama ng vice president ng bansa ngayon ang siyang nagpapaslang sa aking pinakamamahal na lolo. Eleno's point of view. Taas noon na bumaba ang aking ina sa sasakyan. Sumabay naman ako dito na nagpatiuna na papasok sa entrance ng palasyo. Nagkalat ang iba't ibang uniformado at armadong mga bantay. Marami din kaming screening na dinaanan bago kami tuluyang nakarating sa entrance. Kasama ng ma'am ko si Patrice at halata ang galak sa kanilang mga mata. Kagaya ng sinabi ng aking ina noon, hindi na ito magtataka na nasama kami sa mga naimbitahan sa rare occasion na ito. Kaya ganun din ang sinabi nito kay Patrice. Malawak ang bulwaga na aming nabungaran. Isang paikot na grand stairs ang nasa gitna at masayang nag-uusap na nasa loob ang ilang mga kilalang tao sa industriya ng media. Ilang mga VIPs na banyaga, ilang sikat na artista sa bansa, ilang singers na nagmula pa sa ibang bansa. Napansin kong bukod sa mga reporter ay kadalasan mga tinitingalang tao sa negosyo ang naroon. Tama nga siguro ang aking ina, nararapat lang kaming imbitahan sa okasyong ito. Inilibot ko ang aking paningin hanggang sa mahagip ng aking mata si Vice President Romualdez. Bakit nga naman ito mawawala sa gaganaping pagdiriwang ng mahal na presidente? Itinikom ko na lamang ang aking bibig at hindi pinahalata ang galit sa aking mukha. Nalingunan ko si ma'am na abala sa pakikipag-usap sa mga businessman and woman sa malaking bulwagang ito. Naramdaman ko naman ang biglang paghawak ni Patrice sa aking kanang braso. Is there any problem, Eleno? Pabulong na tanong niya na kaagad ko namang kinailing. Hindi ko alam kung manhid ba yung babaeng to at hindi nararamdaman ng malamig na pakikitungo ko dito. Ilang minuto pa ang lumipas at tumungo na kami sa table na para sa amin. Magkaharap kaming tatlo, si ma'am, si Patrice at ako at ang isa pang opisyal sa gobyerno. Dumaan ang ilang minuto at dumating na nga ang presidente. Kasakasama nito ang ilang nakakulay puting bodyguards. Habang malawak naman ang ngiti nito sa amin, lumapit ito sa tila nagsisilbing stage ng bulwagan kung saan naroon ang mikropono. Good evening, ladies and gentlemen. I am very happy with your participation in this celebration. But before we begin first, I would love to introduce you all, my only daughter who's not yet been recognized by the public. She studied at Harvard University and took an international business degree, a specialization course. And now, she is here to celebrate with my special night. I introduce to you all, my princess, my only heirs, who will follow in my footsteps as a good president of the country. My very beautiful daughter, Rizaline Lauris Delgado. Kasabay noon ay ang dahan-dahang pagbaba ng isang babae sa engranding hagdan ng palasyo, wearing an elegant blank bedded gown na siyang nagpakinang lalo sa kaputian ng babaeng iyon. Napaawang ang aking labi. Muling binundol ng isang malakas na kaba ang aking dibdib. Bigla kong kinapos ng paghinga habang ang babae ay patuloy sa mabagal na paghakbang pababa sa hagdan.
Nakatuon ang paningin ng lahat sa kanya. Humahanga ang lahat sa kanya at tinitingala. Napako ang aking paningin sa kanyang magagandang pares na mga mata, sa kanyang magandang ilong at mga labi, sa kanyang may kaliitan na noo, sa kanyang magandang hugis ng mukha. Hindi ako maaaring magkamali. Siya si Rizel, ang aking asawa. Tuluyan na siyang nakababa at ngayon ay katabi na ang kanyang ama. Walang iba kundi ang presidente ng bansa. Banaag ang kapangyarihan sa kanyang mga titig. Kapangyarihang kayang magpaamo ng kahit na sinong lalaki. Ang aking asawa na hindi kakakitaan ng isang nakakatakot na tingin. Ang aking asawa na walang ibang ginawa kundi ako ay pagsilbihan. Asawang minsang nagtrabaho sa kumpanya ko at nagsimula sa mababang posisyon. Asawang hindi ko nabatid kung nakikilala pa ba ako. Gayong ito pala ang totoong katinga-tingala ang pagkatao. Natuwa ako nang ako ay lumingon sa gawin ni Patrice at ng aking mami. Namimilog ang kanilang mga mata at kulang na lamang ay pasukan ng masasamang espiritu ang kanilang mga nakaawang na labi. Baka sa kanilang mukha ang labis na pagkagimbal, hindi makapaniwala sa babaeng nasa harapan ng lahat. Babaeng minsan nilang inapi, minsang pinalayas at sinubukang bayaran ng malaking halaga. Halagang kayang-kaya pala nitong tumbasan na kahit triple pa. Hindi ko na magawang makinig pa sa mga sinasabi niya. Bagkos ay nakatitig lamang ako sa kanyang mabagal na pagsasalita, sa kanyang malamyos na boses na bakas ang katalinuhan. Ilang saglit pa nga at isa-isa nilang nilapitan ng kanyang amang presidente ang mga taong dumalo. Saglit na kinakausap ang mga ito at saka kinakamayan hanggang sa papalapit na sila sa aming gawi. Nakita ko pang napaurong si Patrice sa kanyang kinaupuan at napainom pa ng tubig ang aking mami. Halata rin ang kanilang pamamawis. "Good evening, Mrs. Guevara. Glad na dumalo ka kasama ang iyong anak." Saad ng presidente sa aking ina, pagkuway inilahad ang kanang kamay. Nag-aalangan namang tinanggap ng aking ina ang pakikipagkamay na iyon ng presidente at nahalata ko pa na bahagyang nanginig ang mga kamay na to. Hindi ko halos napansin na ako na pala ang kaharap ng presidente pagkuway naglahad din ng kamay, maging kay Patrice na halata sa mukha ang panliliit. Tinanggap ko ang kamay nito at napatingin sa mukha ng anak na to. Nagtama ang aming mga mata ng babaeng labis kong pinangungulilaan, ng babaeng siyang aking asawa. Gusto ko siyang yakapin at sabihin sa kanya na ilang buwan ko siyang hinanap, ang dahilan pala kung bakit hindi ko siya mahagilap sapagkat siya ay nasa piling ng kanyang ama. "How are you, Mrs. Guevara?" Sa halip ay biglang tanong ni Rizel sa aking ina at ito ay napitlag. "I'm good." Tipid na sagot na to, na kulang na lamang ay kapusin ng hininga. Batid kong labis itong nagitla, pagay na akin namang kinatuwa. "How about you, Patrice?" May panunuyang baling ni Rizel kay Patrice. Kung sa ibang pagkakataon ay tsak kong magagalit si Patrice sapagkat ayaw na ayaw nitong tinatawag sa pangalan lang nito mismo. Pero wala siyang magagawa sapagkat anak ng presidente ang kanyang kaharap. Rizel's point of view. Success. Masarap pagmasdan ang kanilang mga nakaawang na labi. Ang inggit na pilit nilang kinukubli sa kanilang mga mata. Lalong-lalo na ni Patrice. Ibang-iba ko sa dati. Ibang-iba ang tingin na aking ginagawad sa kanila. Wala na ang takot sa aking mga mata. Bagkus ay napalitan iyon ng isang maamo, ngunit nagbabantang titig. Ngumiti ako at hinarap ang aking asawa. Ignoring my mother-in-law, my father's know my plan, at iyon ay ang agawin muli ang atensyon ng aking asawang si Eleno. "Can we talk?" Matamis ang ngiti sa aking labi nang sinabi ko iyon. Kaagad namang tumango si Eleno, bakas ang galak sa kanyang mga mata. Kung ano ang dahilan ay hindi ko alam. Kumapit ako sa kanyang braso at inakay siya palayo roon. Gusto kong ipakita kay Patrice na ako pa rin ang asawa. May karapatan akong kausapin si Eleno, lalo na't hindi pa kami anal. Ramdam na ramdam ko ang kanilang mga mata na nakasunod sa aming paglalakad ni Eleno, hanggang sa marating namin ang isang sulok na walang masyadong tao. Kumalas ako sa pagkakahawak sa braso ni Eleno
Pagkuway siya ay tiningala. Nanatiling nakangiti ang aking mga labi. Hindi kakakitaan ng anumang puot at sakit na dahilan kung bakit nagtataka ang aking asawa. Kamusta ka na? Matagal din tayong hindi nakita. Paanas na aking saad na batid kong narinig rin niya. Napanunok siya at naramdaman ko ang kanyang paggagap sa aking palad. Bahagya niyang pinsili yun at niyuko ako ng gusto. Alam kong galit ka. Alam kong walang kapatawaran ng mga nagawa ko pero sana. Naitanong mo na ba sa kanya kung napirmahan na niya ang annulment paper? Biglang sulpot ni Patrice sa aming harapan. Kaagad na sumilay ang isang nanunuyang ngiti sa aking labi. Sigurado ka bang ilang awards na ang natanggap mo sa larangan ng negosyo? Bakit tila yata hindi mo alam ang ibig sabihin ng privacy? Hindi mo ba nakikita? Nag-uusap kami ng lalaking inangkin mo, ng asawa ko. Mariin ang pagkakabigkas ko noon na halatang mas nagpainit lalo ng ulo ni Patrice. Well, ganyan nga. Mainis ka pa, Patrice. Hindi ko kailangang patunayan yun sa'yo. And one more thing, hindi ko naranasan ang magsimula sa mababang posisyon kasi lamang ako sa lahat ng bagay. I'm really confident with my intelligence quotient, not like you. Bakas na ang panggigigil sa boses at mukha ni Patrice. Bakit hindi mo ginamit ang sinasabi mong intelligence quotient at naging isang matapang at dakilang kabit ka lang? Anong nangyari sa IQ mo? Saan napunta ang katalinuhang sinasabi mo? O, matalino ka nga ba? O masyado ka lang nagmamagaling? Sabay ngiting saad tanong ko. Hindi siya nakaimik bagkos ay mas lalong lumukot ang kanyang noo. Mag-usap na lang tayo ulit sa ibang pagkakataon, mahal. Saad ko kay Eleno na dininan pa ang pagkakabigkas sa salitang mahal. Pagkuway taas noon na sila ay tinalikuran, mahaba pa ang gabi. Eleno's point of view. Kasalukuyan ako nagmamaneho sapagkat kakagaling lang namin sa palasyo. Hindi napapawi ang ngiti sa aking labi. Masaya ako na muli kong nakita ang aking asawa. Masaya ako na muli ko siyang nahawakan. Hindi ko lubos maisip na ang tinutukoy na anak ng presidente ay si Rizel. Masyadong malabo ang mga posibilidad na iyon. Nakahawak sa sentido ang aking ina sa aking tabi. Tita, anak lang po siya ng presidente. At ikaw, Patrice, kanino kang anak? Anak ka rin ba ng presidente sa ibang bansa na masasabi mong lamang ka sa kanya? Nagtapos ka din ba sa Harvard University? Nagulat ako sa sinabing iyon ng aking ina. Mukhang magsisimula na ang gera sa pagitan nila ni Patrice. Kahit kailan talaga. Napakamukhang hindi ko na lamang tinuloy ang naisip sa aking ina. Siya pa rin ang dahilan kung bakit ako nag-exist sa mundong ito. Kaya kahit ano pa siya, ay nanay ko pa rin siya. Pero wala na tayong pakailan pa sa kanya, tita. Lumayas na nga siya sa pamamahay ni Eleno. Giit ni Patrice na halatang nangungumbinsi. Nagsisisi ako sa lahat ng mga sinabi ko sa kanya. Pero ano man ang sabihin at gawin ko ay hindi na iyon maibabalik. Tama na sa akin na hayaan ang aking anak kung saan siya magiging masaya. Muling saad ni Mami na dahilan kung bakit ko siya nilingon. Napapansin kong hindi din naman naging masaya ang aking anak sa mga nakalipas na buwan. Kaya noon lamang nakaraang araw ay napag-isip-isip ko na itigil na ang paghanap kay Rizel. At hayaan ko na lamang si Leno na siyang maghanap sa kanyang asawa. Alam ng aking ina. Alam niya na lihim ko ding pinapahanap si Rizel. Nagkamali ako ng desisyon. Hindi na pwedeng bumalik sa dati si Leno at Rizel. Ngayon pa na lumantad na siya sa publiko bilang anak ng presidente, ay isipin ng lahat na dahil lamang sa kanyang pagkatao, kaya ko siya tatanggapin bilang manugang. Tama siya. Tama ang aking ina. Hindi na nga kami pwede pang magsama ni Rizel. Ayokong isipin niya na dahil lamang sa pera at kanyang pagkatao, kaya ko siya babalikan. Naisip niyo rin pala yan? Kaya ikaw, Eleno, wag mo nang tangkain pa na balikan si Rizel. Masaya ka naman na sa akin ah. Ramdam ko yun nung hindi pa umaalis sa bahay mo yung Rizel na yun. Masaya ako dahil alam kong kapag umuwi ako, ay nandun siya at hinihintay ako. Wala sa sariling saad ko. Kanina pa pala nakahinto ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Hindi ko napansin
na inihinto ko na pala iyon at narealize ko ang mga nangyayari. Ang sayang nararamdaman ko kanina ay hindi ko na maramdaman. Sa isiping hindi na kami magkakabalikan pa ni Rizel, ay siyang bumabagabag sa akin. Sobrang pagsisisi ang aking nararamdaman sa pagkakamaling aking nagawa, sa pagkakamaling hindi ko pwede nang ibalik pa. So ano yun? Kaya ka pala nanlalamig sa akin dahil mahal mo na ang babaeng iyon? Biglang pasigaw na tanong ni Patrice sa backseat. Huwag kang umasta ng asawa ko. Alam na alam mo na napilitan lamang ako sa planong ito. Kaya pwede ba? Lumabas ka sa kotse ko. Balik sigaw ko dito na hinayaan naman ng aking mami. Iha, nais kong ipakilala sa iyo ang aking butihing vice-presidente, si Vice President Romualdez. Pagpapakilala ng aking ama sa Vice President na para bang nakalimutan itong nagkakilala na kami noon lamang gabi kung kailan ako nito inintroduce sa publiko. We already met, Mr. President. Ngiting sagot dito ni Vice President Romualdez. Maitsura ito pero mahirap basahin ang laman ng kanyang isipan na para bang maraming sikretong tinatago at hindi maganda ang aking pakiramdam tuwing naiisip ko na ito yung lalaking pakakasalan ko kapag napirmahan ko na ang annulment paper namin ni Eleno. Mahirap man ay kailangan kong supilin ang aking sarili. Batid kong masasaktan ako sa tuluyang pagtuldok sa aming ugnayan ng aking asawa. Ngunit kailangan ko yung gawin. Hinihintay ko ang pagdating ng lalaking aking inimbitahan sa isang magarang restaurant kung saan ako prenteng nakaupo ngayon. Ito ang tamang oras para mapaibig muli ang aking asawa. Hindi pa ako nakapag-order ng pagkain at tahimik lamang sa isang pribadong silid kung saan ako iginiya ng may-ari ng restaurant. Nasa labas naman ng silid kainan na ito ang ilang mga bantay na naka-assign sa akin. Ilang linggo na rin ganito at bahagya na ako nasasanay na mayroong ibang tao sa bawat kilos na aking gagawin. Ilang saglit pa ay bumukas ang pintuan at iniluwa ang aking asawa. Hindi ko alam kung bakit masaya akong makita siya, pero wala man lang ang galak sa kanyang mga mata. Talaga bang napalitan ako ng Patrice na yon sa puso ng aking asawa? Ipinilig ko ang aking ulo, pagkuway sinalubong pa siya at humalik sa kanyang pisngi. Hindi siya gumalaw at halatang balisa. Igniya ko siya sa mesa at pinaupo sa aking harapan. How are you? I hope you're doing good. Saad ko at pinindot ang isang button sa ilalim ng mesa na siyang hudyat na pwede nang pumasok ang waiter upang dalhin ang menu. Bumukas nga ang pintuan at pumasok ang isang waiter na naka-uniforme at isa-isang inabot sa amin ang menu. Ngunit hindi iyon tinanggap ni Eleno. Bagkos ay sinabi niyang busog daw siya at hindi din magtatagal. Napabuntong hininga ako at tiniklop ang menu pagkuway nagsalita na. Bring me any food na lang, I don't have time to choose. Kalmadong saad ko kung kaya ay lumabas na ang waiter. Ano pa ba ang kailangan mo, Rizel? Masaya na ako. Masaya na ako sa babaeng pinili ko. Kaya pakiusap, huwag mo na akong lapitan pa. Come on, naririnig mo ba ang sarili mo, Eleno? Hindi yan ang mga salitang sinabi mo sa akin noong gabi sa palasyo. Halos mangiyak-ngiyak na ako. Mapupunta sa wala ang paglantad ko sa publiko kapag hindi umibig muli sa akin si Eleno. Please, pagod na ako. Hinihintay ako ni Patrice sa bahay. Sabay angat niya ng tingin na dahilan kung bakit nagtama ang mga mata namin. Iba ang nababasa ko sa kanyang mga mata kaysa sa mga naririnig ko mula sa kanyang labi. Eleno's point of view. Eleno, pigilan mo yung sarili mo. Pigilan mo na yakapin siya ng mahigpit at sabihin sa kanya kung gaano mo siya na-miss. Huwag na huwag mong gagawin yun. Hindi mo lang alam, Rizel, kung gaano ko pinigilan yung sarili ko para lang tawagan ka, lapitan ka at sabihin sa yung ikaw lang ang babaeng mahal na mahal ko. Gusto ko mang gawin yun, pero ayoko. Hindi na tayo pwede, kaya please, maniwala ka na hindi na kita mahal. Kahit ang totoo, mahal na mahal kita. Pinili ko na lamang tumayo nang hindi siya nagsalita. Hindi siya nagangat ng tingin, bagkos ay nanatili lamang nakaupo at nakatitig sa mesa. Hindi na ako nagsalita pa at alam kong pipiyok lamang ang boses ko sapagkat ayoko siyang iwan. Naglakad na ako palabas at nilisan ang silid kainan na iyon. Rizel's point of view. Umalis siya?
Umalis na hindi ako nilingon. Masakit. Kung kaya ay kumwala na yung luha na kanina ko pa pinipigilan. Hindi pala paghihigante ang aking gusto, kundi bawiin siya sa babaeng kanyang minamahal ngayon. Pero wala. Hindi ko siya kayang bawiin sa paraang naiisip ko. Nabigo ako. Nabigo ang plano ko na saktan siya ng todo kapag nagpakasal ako sa Vice President. Nalinlang ko yung aking sarili. Ang buong akala ko ay nais kong maghiganti pero hindi pala. Nais ko siyang bawiin at maging akin ulit. Si Patrice na ang babaeng mahal niya. Kay Patrice na umiikot ang kanyang mundo. Sino ka para ipagkait yun sa kanya, Rizel? Huwag mong pilitin ang isang tao na balikan ka. Huwag mong ipagsiksikan ang sarili mo. Ibigay mo na yung kalayaang gusto niya. Umalis ako sa restaurant na iyon na masikip ang aking dibdib. Nakapagdesisyon na ako. Ibibigay ko na ang gusto niya. Mrs. Guevara's point of view. Nadatnan ko si Eleno sa loob ng kanyang silid. Gulong-gulo ang buhok at halos hindi na makapag-ayos. Nahabag ako sa kalagay ng aking anak. Ako ang dahilan kung bakit siya nagkaganito. Walang ibang dapat sisihin kundi ako. Ilang araw na siyang ganyan. Simula ng balitang kumalat na ikakasal na si Rizel sa vice-presidente ng bansa. Labis yung kinalungkot ng aking anak. Pero wala na kaming magagawa pa eh. Ang kinakatakot ko ay baka kung ano-ano yung maisipan ni Eleno na gawin sa kanyang sarili. Natatakot ako mawalan ng anak. Natatakot akong tuluyang mabaliwang aking anak. Bahagya akong lumapit sa gawin niya at hinawakan siya sa kanyang pisngi. Nanatili siyang nakaupo at nakahilig sa wall ng kanyang silid. Walang boses na patuloy na nanggigilid ang luha sa kanyang magkabilang pisngi. Napalunok ako. Nasasaktan ako nakikitang nasasaktan ng aking anak. Santahan na, magiging okay din ang lahat. Nagsimula nang nanggilid ang luha sa aking pisngi. Ang akala ko, pusong bato ang meron ako. Ngunit ngayon ay nadudurog sa harapan ng aking anak. No, ma'am, gusto ko mapag-isa. Ayoko na muna kayo makita. Kasi kapag nakikita ko kayo, naaalala ko ang lahat. Kaya please, leave me alone. Pasigaw at nag-e-estere niyang saad na dahilan kung bakit ako napaatras. Sabay nun ang pagkabasag ng bote ng alak na kanyang hawak sa isang sulok ng kanyang kwarto. Nang dating silid nila ni Rizel, natutup ko na lamang ang aking bibig sa nakikitang kamiserablihan ng aking anak ngayon. Eleno's point of view. Labis ang aking tuwa nang sabihin sa akin ng ina na nasa sala daw si Rizel. Hindi ko man alam kung ano ang kanyang pakay. Ay dali-dali akong bumaba. Amoy alak din ako at hindi nakapagsuklay. Pero hindi ko iyon inalintana, basta ang alam ko lang ay masaya ako na muli siyang makita sa loob ng bahay namin. Sumunod si ma'am sa aking likuran nang mabilis ako naglakad palabas ng aking silid at bumaba ng hagdan. At nakita ko nga si Rizel na prenteng nakaupo sa sofa sa sala. Napalunok ako nang umangat siya ng tingin at nagkatitigan kami. I really miss her. The way she looks at me. The way she smiles at me. Napapagano ng aking loob. Dahan-dahan akong lumapit sa gawin niya at batid kong nakasunod pa rin sa likod ang aking mami. Rizel, paanas na sambit ko sa kanyang pangalan at naupo sa kanyang harapan. Noon ko napansin ang isang folder na kanyang hawak na ngayon ay iniabot niya sa akin. Kaagad na nagkasalubong ang aking mga kilay at bakas sa mga yun ang pagtataka. Tinanggap ko iyon at dahan-dahang binuksan upang magimbal sa laman noon. Ang annulment paper na final ng aking ina at ni Patrice. Nag-angat ako ng tingin at akmang magsasalita, ngunit naunahan ako ni Rizel. I already signed it. Mula ngayon, malaya ka na, Eleno. Thanks for being my husband for the past 4 years. You're free now as I am. Sana pumunta ka sa kasal ko. Naguho ang kaninang saya ko nang marinig ko ang mga katagang iyon. Nanginginig ang aking mga kamay na siyang may hawak sa folder. Masakit isipin na ikakasal na siya at doon pa sa taong kinamumuhian ko. Hindi niya alam
kung ano at sino ang taong iyon. Pero may magagawa ba ako? Itinula ko siya palayo. Pinaniwala ko siya na mahal ko si Patrice kahit hindi naman na talaga. Kasi hindi naman kami para sa isa't isa. Dapat tanggap ko na yun. Pero hindi. Hindi yun matatanggap ng aking sistema. Rizal's point of view. Alam kong magiging masaya si Eleno sa ginawa ko. Masakit at nanginginig ang mga kamay ko nung pinirmahan ko kanina ang annulment paper. Pero yun ang nararapat kong gawin. Ikakasal na ako sa Vice President at ganun din si Eleno kay Patrice. Hinihintay na lang yata nila na mapirmahan ko yung annulment paper. Ayoko nang magtagal pa sa bahay na minsan ko ding tinuring na akin. Nasasaktan ako sa tuwing maaalala ko yung masasayang alaala namin ni Eleno sa bahay na ito. Hindi ko alam kung bakit ganito yung itsura ni Eleno. Amoy alak siya at halatang hindi nakapagsuklay. Marahil ay nag-away sila ni Patrice. Nakakaingit. Hindi ganun kami sirable yung itsura ni Eleno tuwing nag-aaway kami noon. Ibang iba pala talaga ang pagmamahal niya para kay Patrice. Tumayo na ako upang magpaalam. Alam kong eto na ang huling beses na tutuntong ako sa bahay na ito. Dito na matatapos ang lahat. Hanggang sa nakarinig ako ng hikbi at nakita ko yung ina ni Eleno na malungkot na nakatunghay sa anak na to. Umiiyak ang dating masungit na ginang na hindi ko alam kung bakit. Samantalang si Eleno ay nanatiling tulala sa kawalan habang hawak pa rin ang annulment paper. Gusto ko siyang yakapin at sabihin sa kanya na pigilan ako pero hindi ba at nakakahiya yun? Pinapalaya ko na siya kaya dapat maging masaya na siya. Pasimple kong pinunasan ng luha na ng gilid sa aking kaliwang pisngi pagkuway, kumuha ng lakas upang umalis. Humakbang na nga ako palabas ng hindi lumilingon at nagsasalita. Nadudurog ang aking puso. Sobrang nadudurog. Pero ang nakatakdang mangyari ay ito. Tadhana ang gumawa ng paraan para kami ay paghiwalayin. Hilam sa luha ang mga mata ko nang tuluyan kong nilisan ang bahay na iyon. Ilang araw na ang lumipas, abala ang lahat sa paghahanda para sa nalalapit naming kasal ni Vice President Romualdez. Wala na rin akong balita kay Eleno. Nasasaktan lang ako kapag naaalala ko siya. Pero hindi ko may pagkakailang hindi ako masaya. Na para bang may ilang pirasong kulang sa aking pagkatao. Pumasok ako sa opisina ng aking dad sa palasyo. Nandun siya at ako'y hinihintay. Hindi ko alam kung bakit mababakas sa kanyang mukha ang lungkot. Dad, is there any problem? Tanong ko na kaagad nang lumapit sa kanyang gawi. May isang bagay lamang akong nais tiyakin, anak. Sabay tayo na saad niya pagkuway, lumapit sa aking gawi. Tinitigan niya ako ng maigi. Tungkol po saan, Dad? Magalang na sagot ko na nanatiling nakatingin sa kanyang mata. Do you still love him? Napaawang ang labi ko sa tanong na iyon ng aking ama. Love who? Hindi po kita maintin. Alam kong alam mo kung sino yung tinutukoy ko, anak. Bilang iyong ama ay nararamdaman ko talaga kung masaya ang aking anak o hindi. Noon naisip ko na kagustuhan ko lamang ikaw mapapabuti. But now, I've realized kung gaano kahalaga ang ngiti ng aking anak. Kung gaano ko napapasaya ng iyong tunay at walang sakit na mga ngiti. Alam kong hindi ka masaya sa mga nangyayari. Alam kong hindi mo mahal si Mr. Romualdez. Kaya bakit ko hayaan ang aking anak na mawalan ng ngiti sa mga labi? Bakit ko hayaang malunod sa kalungkutan ng aking anak? Ang aking anak na nag-iisa at pinakamamahal na anak. I know that you still love him. Then go back to him, Iha. Go back to your true love and be happy. I will not stop you anymore. I will fully support your choice as he supported me. Your choice, your happiness. I want you to be happy. Mahabang saad ng aking ama na aking kinagulat at saka kinailing. No, Dad, he doesn't love me anymore. And it's painful. Napahagulgol na ako at napayakap sa aking ama. No, Iha. We talked last night with his mom. Sinadya kong pumunta sa bahay ng iyong asawa. He, your man still loves you so much. Nadatnan ko siyang magulo at nang makita niya ako, he didn't hesitate to beg me na kung maaari ay ibalik kita sa kanya. Lalaki ako
Alam ko kung kailan hindi nagsasabi ng totoo yung isang lalaking kagaya ko. So believe me, anak. Mahal na mahal ka ng asawa mo. At kahit pa sinabi kong hindi kita bibigyan ng mana, kapag nagkatuluyan kayong dalawa ay sinagot ako ng kanyang ina na maibibigay niya lahat ng kailangan mo basta bumalik ka lamang sa kanyang anak. Sincere ang kapatawarang hiningi nila, anak. At sino naman ako para ipagkait yun? Napag-alamanan ko rin matagal nang hiwalay si Patrice at si Eleno dahil ikaw pa rin ang mahal niya. I'll give your happiness, iha. Sa narinig ay muling nagkaroon ng pag-asa ang aking puso. Rizal's point of view. Sunod-sunod na tumulo ang luha sa mga mata ko. Ngayon ay natauhan na ako na talagang hindi ko kayang magpakasal sa ibang tao at mas lalong hindi ko kayang mawala si Eleno sa akin. Mahal na mahal ko siya at ngayong alam kong mahal din niya ako ay hindi na ako magdadalawang isip pa na bumalik sa kanyang piling. Pinili kong puntahan siya mag-isa at hindi na nagsama pa ng ilang bodyguards. Gusto kong makita ang aking asawa. Sasabihin ko sa kanya na mahal ko siya. Sasabihin ko sa kanya na matutuloy ang kasal ko ngunit hindi sa busy presidente kundi sa kanya na. And this time ay dadalo ang aking ama. Nagagalak ako sa isiping yun. Sobrang nagagalak. Nawala sa isip ko na ako ay nagmamaneho at hindi napansin ang sasakyan na hindi ko alam kung bakit makakasalubong ko samantalang nasa daan naman ako. Sinadya talaga nito ang salubungin ang humaharurot na sasakyan. Huli na nang maapakan ko ang preno. Nagkasalpukan ng aming sasakyan na naging sanhi ng matinding traffic sa highway. Na siya ring dahilan kung bakit ako nauntog ng ilang beses. Pagkuway naramdaman ko na lamang ang biglang pangihina ng aking katawan. Ramdam ko ang mainit at maraming likido na dumadaloy sa aking noo. Nakikita ko ang mga bituin sa langit, ngunit hindi iyon totoo. Kinapos ako ng paghinga at pakiramdam ko ay yun na ang aking katapusan. Gusto kong magsalita, ngunit hindi ko naman magawa. Bahagya akong ginalaw ang aking mga daliri, ngunit hindi ko maigalaw yun. Naglakbay ang luha sa aking magkabilang pisngi at naalala ang aking asawa. Hanggang sa tuluyan nang pumikit ang aking mga mata, kasabay ng pagdilim ng paligid. Mr. President, point of view. Dali-dali akong sumakay sa armored car kung saan may naghihintay sa akin. Hindi ako mapakali. Ito na ang pinakamasamang balitang aking natanggap. Napahamak ang aking nag-iisang anak at lihim kong pinagdadasal na sana walang mangyaring masama sa kanya. Kasama kong ilang bodyguards at tinunga ang hospital kung saan dinala ang aking anak. Nanginginig ang aking mga tuhod ngunit hindi ko iyon pinahalata sa aking mga tauhan. Nanatili akong kalmado sa kabila ng kaba ng aking nararamdaman. Bakit napakaraming hadlang ang kaligayahan ng aking anak? Gayong wala siyang ibang pangarap kundi ang maging masaya kasama ang mga taong mahal niya. Mr. President, tumawag po yung Chief of Police ng Manila. Hindi daw po aksidente ang nangyari sa inyong anak. Sinadya daw po iyon at napaamin ng taong siyang nagmamaneho ng sasakyang sumalubong sa sasakyan ng inyong anak. Nakaligtas daw po yung taong iyon at kasalukuyang binabantay ng mga pulis sa ospital. Pahayag ng aking kanang kamay. Kalalapag lang ng private plane ko galing sa US at ito yung balitang natanggap ko. Gusto kong magalit sapagkat kahapon pa ito nangyari. Pero walang sino mang tumawag sa akin ng tungkol na nangyari sa aking anak. Pagkadating ko sa ospital, ay agad kong nakuha ang atensyon ng lahat ng tao. Hindi magkamayo sa paglapit sa akin ng mga media o pangkuhanan ako ng pahayag. Pero walang ibang laman ang aking isipan sa ngayon, kundi ang makita ang aking anak. Pagdating sa ICU ng ospital ay nadatnan ko si Eleno. Nakaluhod sa ilang bantay doon at nagmamakaawang siya ay papasukin. Mr. President, kahapon pa siya nandito. Ayaw namin siyang papasukin at baka... Let him in. He's my daughter's husband. Maikling saad ko at nilagpasan na si Eleno. Tumayo naman ito at sumunod sa akin sa loob ng ICU. Hindi ko magawang magsalita sa kalagayan ng aking anak. Naluluha ako sa awa na aking nararamdaman. Kung pwede ko lang saluhin lahat ng sakit na kanyang nararamdaman, ginawa ko na sana yun. Eleno's point of view. Mugto ang aking mga mata. Halos simatayin ako nang malaman ko ang nangyari kay Rizal.
Pero pagdating ko sa ospital, kung saan siya dinala ay ayaw akong papasukin ng mga bantay roon. Hindi ako umalis. Nandun din yung aking ina, ngunit umalis siya saglit para bilhan ako na makakain. Hanggang sa dumating ang presidente. Ngayon nga, ay nasa ICU kaming dalawa. Nahahabag ako sa maraming tubo na nakakabit sa aking asawa. Nasasaktan ako makita siyang nahihirapan. Nakapikit ang kanyang mga mata, ngunit baka sa kanyang mukha ang sakit. Lumapit ako at bahagyang pinisil ang kanyang kamay. Dahil nagmumukha akong bakla kakaiyak, pero wala akong pakialam. Sobra na. Sobra na ang sakit na dinanas ni Rizel. Alam mo bang, bago siya maaksidente ay pupunta sana siya sa iyo. Ikaw ang kaligayahan niya, Mr. Guevara. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Paalis din ako papuntang US nang umalis siya. At nang bumalik ako, ay tsaka ko pa nalaman ang nangyari sa kanya. Rinig kong saad ng presidente. I'm sorry, Mr. President. Kung kasama ko lamang siya, hindi nangyari ang bagay na ito. Alam ko kung sino may kagagawa na to at pagbabayarin ko siya. Hindi na kailangan. Ngayon ay kumikilos na ang mga pulis. Batid kong hindi magtatagal at mahuhuli din si Patrice Madrid sa ginawa niya sa aking anak. Nagulat ako sapagkat paano nalaman ng presidente na si Patrice ang may kagagawa ng lahat ng ito? He's a president, Eleno. Hindi siya magiging presidente kung mahina ang utak niya. Buisit ka, Patrice. Dudurugin kita pag nakita kita. Huwag mong ilagay ang batas sa iyong mga kamay, iho. Hayaan mo ang korte ang gagawa nun. Hinding-hindi ko hahayaan na makalabas si Patrice Madrid sa kulungan. Muntik nang mamatay ang aking anak at hindi ko siya mapapatawad. Natahimik ako sapagkat alam ng presidente kung ano ang aking binabalak. Dinala ko sa aking labi ang kainang kamay ni Rizel at saka hinhinagkain. Pangako, pagising mo, magiging masaya din tayong dalawa. At hinding-hindi na ako gagawa ng mga bagay na ikakasakit ng loob mo. Hindi ko napansin na bumukas ang pintuan at pumasok ang isang lalaking doktor. Ito yung doktor na nag-opera sa aking asawa. Good day, Mr. President. Bati nito sa presidente at bahagya pang nakipagkamay. I'm glad na ikaw yung umaasikaso sa aking anak, Dr. Grayson. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Saad ni Mr. President pagkuway bumaling sa akin. He is Eleno Guevara, my daughter's husband. Pagpapakilala nito sa akin, nakinataba ng aking puso. Nagkamay kaming dalawa ng doktor pagkuway nagsalita ito. Hindi ko po hahayaang ibang doktor ang humawak sa anak ng presidente sa matalik kong kaibigan. Kumunot ang aking noo. Matalik na kaibigan? Kaibigan ni Rizel ang doktor na ito? Sa tindig nito ay isa itong magaling na surgeon. Dagdag pa na malaki yung tiwala ng president dito. Pero bakit ganun? Biglang uminit ang aking ulo. Tulala ako habang nakaupo sa tabi ni Rizel. Hindi pa siya nagigising pero sabi ng kaibigan niyang doktor ay dala lamang daw iyon ng gamot na ininject sa kanya. Mabuti na lamang at sa tatlong araw na nakaratay siya sa intensive care unit ay dineklara na ng doktor na ayos na ang kanyang kalagayan. Nailipat na rin siya sa isang private room ng hospital. Nagpapasalamat pa rin ako at hindi siya tuluyang nawala sa akin. Ang tanging hinihintay ko na lamang ay ang kanyang paggising. Nasasabik na ako muling makitang nakamulat ang mga mata niya. Nasasabik na ako marinig ang kanyang boses. Please wake up. I need you. I love you, Rizel. Bulong ko, sabay haplos sa kanyang noo. Halos hindi na ako umuwi at binantay na lamang siya sa loob ng ilang araw. Dinadalhan lamang ako ng ina ng pagkain dahil ayoko nang lumabas at kumain. Ayoko mawala sa paningin ko si Rizel. Nahuli na ng mga pulis si Patrice na siyang nag-utos ng isang tao para lamang banggain si Rizel. Hindi man lang nito naisip na hindi basta-basta ang tao nitong nais ipapatay. Hindi nito inisip ang mga kayang gawin ng presidente dito. Oras na may mangyaring masama sa anak na to. At ako, maging ako ay makakayang pumatay ng tao at nakahandang makulong. Oras na may mangyaring masama sa asawa ko. Yeah, she's still my wife. Dahil siya lang naman ang pumirma sa annulment paper. At hindi niya napansin na hindi pa ako nakakapirma doon. Dahil hindi ko kayang mawala siya. Hindi ko kayang putulin ang tali na siyang nag-uugnay sa amin. Napatingin ako bigla sa kanyang palad na hawak ko.
bahagya iyong gumalaw na dahilan kung bakit ako napatayo. At nang dumapo ang aking paningin sa kanyang mukha, ay nakita ko nakamulat na ang kanyang mga mata at matiim na nakatitig sa kisame. Rizel, gising ka na. Halos paanas sa saad ko na hindi malaman kung saan nilalagay ang sayang nararamdaman. She smiled and looked at my face. Eleno, you're here? Namamaus ang boses niya na parabang hindi makapaniwala na nasa tabi niya ako. Kaagad naman akong dumakwang upang halikan siya sa kanyang noo. Thanks God, you're safe. Salamat at hindi mo ako iniwan. Muling naglandas ang luha sa aking magkabilang pisngi pagkuway niyakap siya ng mahigpit. Please, don't leave me anymore. I'm sorry for being useless. I'm sorry for hurting you. I will never do it again. Just please, come back to me. Be my wife again and never leave by my side. Itatama ko lahat ng maling nagawa ko. Pakiusap, Rizel. Bumalik ka na sa akin. Napahagulgul ako habang yakap at bahagyang nakayuko sa kanyang katawan na nakahiga sa hospital bed. Naramdaman ko naman ang dahan-dahang paggapang ng kanyang kaliwang braso at marahang hinagod ang aking likuran. Gagawin ko lahat. Huwag ka lang magpakasal sa kanya kasi nasasaktan ako. Halos lunurin ko yung sarili ko sa alak nung nalaman ko na ikakasal ka sa iba. Ikakasal ka sa taong siyang kinamumuhian ko. I don't know how dangerous he is. Mahal na mahal kita, Rizel. Ikaw lang, hindi si Patrice. Ikaw lang kaya pakiusap, patawarin mo ko. Hindi ako titigil hanggat I already forgive you because I can't resist you. You know how much I love you, Eleno. I don't want to remember anything about that girl named Patrice. Please, let us forget anything about her. Napahinto ako sa narinig mula sa kanya. Ito na yung pinakamasayang araw ng aking buhay. Ang marinig ulit mula sa asawa ko na mahal niya ako, na pinatawad na niya ako. Alam kong isang malaking kasalanan na nagawa ko pero gagawa ko ng paraan para lamang makalimutan ng asawa ko ang mga kagaguhang nagawa ko. Magsisimula ulit kami. Minsan sa buhay ng mag-asawa ay hindi may iwasang magkamali. And mapalad ako sapagkat isa ako sa mga asawang nabigyan ng pagkakataon para maayos ang lahat. Aayusin ko lahat. Pagkalipas lamang ng 3 araw, pagkatapos magising ng aking asawa, ay nakalabas na rin siya sa paggamutan. Masaya kaming pareho at ganun din ang kanyang ama. Unti-unti na rin bumabalik sa dati ang lahat. At ngayon nga ay nandito kami sa isang 5-star hotel kung saan halos walang katao-tao. Bakas pa rin ang maliliit na gasgas sa braso ni Rizel na dulot ng aksidente pero nabawasan nun ang kanyang natural na ganda. Habang suot-suot niya ang isang simple ngunit eleganteng bestida, ang alam ng aking asawa ay pinatawag kami ng kanyang ama kaya hindi siya nagtaka nang makitang halos walang bisitang naroon. Alam niyang bawal sa presidente ang ma-expose sa maraming tao at delikado yun sa buhay na to. Hanggang sa marating namin ang isang malawak na silid na napapalamutian ng magagandang bulaklak. Halos lahat ng paboritong bulaklak ni Rizel ay nandoon, kaya naman tuwang-tuwa siya habang nagmamasid sa paligid. Iginiya ko siya sa nag-iisang upuan sa harap at pinaupo ron. Naupo naman siya roon hanggang sa kasabay ng pagpailan lang ng malamyos na musika ay sa isang pumasok ang ilang mga importanteng tao sa buhay namin. Unti-unting napuno ng tao ang malawak na silid na yon na mayroon pang napakagandang chandelier. Bakas na ngayon ang pagtataka sa mukha ng aking asawa. Hanggang sa pumasok na ang aking ina at ganoon din ang presidente, habang nakasunod sa mga ito ang ilang mga uniformadong bantay. Kaagad na lumapit ang presidente sa akin at ako'y kinamayan. Hindi ito yung unang beses na gagawin ko ito ngunit sobrang nanginginig ang aking mga kamay. Ilang saglit pa ay lumapit ang doktor na siyang matalik na kaibigan ni Rizel at nagyakapan silang dalawa ng aking asawa. Kaagad ko namang sinabi na magsisimula na ako dahil naiinis ako sa aking mga nakikita. Naupo na ang lahat sa kanya-kanyang mga upuan kung kaya ay nagsalita na ako. For the past 4 years, I know that you are the woman who belongs to me. You're my destiny. We are meant for each other. And I wanna say sorry for everything. Thank you for giving me another chance, wife. I may not be the best husband for the past 4 years, but I promise to be the best for the coming years. I promise to be loyal and I promise to love you even more.
Please Marry Me Again, Rizaline Marie Delgado Guevara. Nakaluhod ako habang hawak ang kahon ng isang mamahaling singsing na aking binili. She deserves it, kagaya ng singsing na binili ko para sa kanya noon. Ilang minutong katahimikan, ilang minuto rin akong kinakabahan, not until she said yes, na siyang dahilan ng palakpakan ng mga tao. Rizal's Point of View. 2 linggo bago gaganapin ang 2nd church wedding namin ni Eleno. Excited ang lahat, lalong-lalo na ako. Nagugunit ako yung kasiyahan ng bawat isa, lalo na at hindi mawawala doon ang aking ama. Okay na rin kami ni Mami, ang ina ni Eleno. Binigay ko sa kanya ang kapatawarang kanyang hinihingi sapagkat tao lang naman ako na marunong magpatawad. Maya-maya pa ay nakatanggap ako ng tawag na kinagulat ko ng husto. Gusto ko na siyang kalimutan pero sinabi niyang importante ang pag-uusapan namin. Mabigat man sa loob ay tinungo ko ang kulungan kung saan ito nakakulong. Walang iba kundi si Patrice. Ilang minuto din at narating ko na iyon. Kasakasama ko ang ilang mga bodyguards. Hindi ko kasama si Eleno sapagkat abala ito sa sarili nitong kumpanya. Ngayon nga ay kaharap ko na si Patrice at naiiyak ito sa aking harapan. Alam ko yung ginawa nito, kaya kailanman ay hindi ko ito mapapatawad sa pagtangkang pagpatay sa akin. Huwag mong ituloy yung kasal mo kay Eleno, please lang. Iwanan mo na siya. Ako ang mahal niya. At nagbunga ang pagmamahalan namin. Ngayon ay bahagya na itong umiti sa harap ko habang suot ang kulay orange na damit na kadalasan ay suot ng mga preso. Napalunok ako. Nagbunga? Anong ibig nitong sabihin? Nagngalit ang aking mga bagang sapagkat hindi ko gusto ang sinasabi na to. Buntis ako, Rizal. Please, ipaubayan mo na si Eleno sa akin. Patawarin mo na rin ako at palabasin mo na ako dito. Saad pa nito na parabang ito pa ang matapang. Buntis siya? Nagbunga ang kawalang hiyaan nila? Hindi ka naman namatay eh. Buti sana ako namatay ka. May saysay ang pagtira ko dito sa kulungan. Kasama ang baby namin ni Eleno. Ay hindi ka naman namatay. Ano pa bang gusto mo? Naririnig mo ba yung sarili mo, Patrice? Ngayon ko lang napagtanto. Naubod pala ng kitid ang utak mo. Sa tingin mo, may kapatawaran ang ginawa mo? Pwes nagkakamali ka. Wala na akong pakailan pa sa sasabihin mo, Rizal. Basta ang akin lang, may anak kami ni Eleno. At oras na ipanganak ko siya, magsisisi ka. Masakit. Sobrang sakit habang tumatagal ang mga salitang binibitawan niya. Na may anak sila ng asawa ko. May inosenteng bata ang madadamay. Oras na hindi ko ituloy ang pakikipaghiwalay ko kay Eleno. Hindi ko na napigilan at tuluyan ang nanggilid ang luha sa aking pisngi. Hindi ko nilingon si Patrice na may malademonyong ngiti sa labi. Tuloy-tuloy lamang ako sa paglabas hanggang sa makasalubong ko ang aking asawa. Papasok naman ito at napatda nang makita ko. Nilagpasan ko siya ngunit hinawakan niya ako sa braso at sinabi sa mga bodyguards na babalik kami sa loob. Walang kalakas-lakas na nagpahila naman ako sa kanya at muli naming hinarap si Patrice na sana ay ibabalik na sa kulungan. I'm glad you're here, babe. Sabihin mo kasi sa asawa mo na magkakaanak na tayo, na malapit ka ng maging ama, na magkakaroon na tayo ng isang matatawag na... Will you please stop your illusion, Patrice? God knows na kailanman ay walang nangyari sa atin. Ngayon kung buntis ka man, I am really sure na hindi ako yung ama niyan. I don't make love to the woman who is not my wife. Bahagya pang umiti ng mapakla si Eleno pagkaway pinisil ang aking palad na kanyang hawak. Bahagya naman ako napalagay sa narinig mula sa aking asawa. Ang kaninang sama ng loob at sakit na nararamdaman ko ay napawi nang marinig mismo sa bibig ni Eleno na kailanman ay walang nangyari sa kanila ni Patrice. Nagulat na lamang ako nang humagalpak ng tawa si Patrice pagkaway umiyak. Ginigate nito na manganganak na daw ito at umakto pang masakit ang tiyan samantalang ang nipis ng tiyan na to at ngayon ko napagtanto na ilusyon nga lang pala nito ang lahat ng iyon. Umalis kami ng aking asawa at inakbayan pa niya ako. Ang gaan ng aking pakiramdam na parabang nabunutan ako ng isang malaking tinik sa aking dibdib. Naglalakad ako at natatakpan ng belo ang aking muka habang katabi ang aking ama na malapad ang ngiti sa labi. Masayang masaya ako sapagkat pinagmamalaki ako ng aking ama.
Naroon ang lahat. Halos mapuno ang Manila Cathedral sa gaganaping seremonya. Panay rin ang kislap ng mga kamera sa iba't ibang sulok ng malaking simbahan na iyon. Nagkalat din ang ilang mga naka-uniforming sundalo sa loob at labas ng simbahan. Naghihintay sa harap ng altar ang aking asawa na nais kong maging asawa ulit sa pangalawang pagkakataon. Mangiyak-ngiyak siya ngunit hindi nababawasan nun ang kanyang taglay na kagwapuhan. Namataan ko naman yung ina nito na bakas ang sincere na tuwa sa mga mata. Masaya habang nakatanaw sa anak. Ilang saglit pa nga at nasa harap ko na ang lalaking pinakamamahal ko. Hinawakan ni Daddy ang aking kamay at inabot yon kay Eleno. Tinanggap naman iyon ng huli at sabay nun ang pagtapik ng aking ama sa balikat ni Eleno. "Please take good care of my only daughter this time, Mr. Guevara." Bili ng aking ama na kaagad namang tinanguan ni Eleno pagkuway ngumiti dito. Naupo na si Dad at sabay na kaming humarap ni Eleno sa altar. Muli kaming nangako sa isa't isa. Muling binigkas ang mga katagang minsan na naming nabigkas noon. Ngunit batid kong ang seremonyang ito ay siyang mas lalong magpapatibay sa relasyon namin ni Eleno sa pangalawang pagkakataon.